bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Yes, 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 yes. Maraming salamat po sa Diyos. Pagkakataong ito na tayo po ay magkakwentuhan muli, mga kaibigan. Siyempre, welcome po sa ating programang Dear Ate Juday. Ngayon po ay Thursday, ang bilis ng panahon. Kita mo nga naman, ano, dati very festive pa yung ating mood, ano, December, November, December, ganyan. January, bagong taon na raw, 2022, pero patapos na rin ang unang buwan sa bagong taon. So, tulad po ng dati, mga kaibigan, ini-invite ko po kayo, team bahay, team opisina, team kung nasaan man ho kayo, team ano tawag doon na Engineer Daniel, team kalsada, team bado. Ayos ka rin ha, 1 point ka sa akin ngayon. Para po tayo magkakwentuhan hanggang mamaya alas 10 ng gabi. Siyempre, doon sa mga nag-aabang ano, maaga na po nating ipapasok ang ating financial advisor na nakausap po natin din kagabi, si Miss Andy Christine Bautista Ambrosio. Dahil marami po siyang sasaguting mga katanungan pa mula rin sa inyong mga kaibigan. Aba? Oo, syempre ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Munti ka bang malimutan ang pangalan? So, ayan ha, bago po sa ilang pa sa ating mga pagbate, ano, nais ko munang ibigay yung COVID-19 update natin. Aba, sumampa na naman mga kaibigan sa 30,000 plus, ano, to be exact, ay nasa 31,173 po ang mga bagong kasong naitala ng ating mga otoridad po dito sa ating bansa. Mga bagong kaso ho yan ng COVID-19. Kaya muli po ang ating patuloy na paalala, una tigit sa lahat, syempre ang ating pagdarasal, ano, ay kalawa po yung ating pag-iingat. Yun, ang pinakamahalaga doon, yung ating pagsunod sa health and safety protocols. Ayan, yung wearing of mask, yung kung pwede nga ho, balik na rin yung face shield. Gusto ko yun, gusto niyo rin ho ba yun? Ako ho, baka sabihin naman na iba, ba't ikaw hindi ka naka-face mask? Hindi ho, ako lang ho naman kasi ang nag-iisa dito sa booth. Bagamat alam kong nandyan kayo sa paligid-ligid, kasama rin ho yung aming news center, yung aming engineering, na maghahatid po sa inyo ng mga balita ngayon. Sa pamamagitan din ho yan ng ating mga kasamang financial advisor. Lalo na, sabi ko nga ho, dahil pagsisimula ng taon, iniisip na rin ho natin paano nga ba tayo mag-save, paano nga ba tayo mag-aayos ng ating finances. Yun. Oo, at nasimulan na natin kahapon yung pag-i-invest para ho sa ating kalusugan na kailangan ho natin, lalo na't nahaharap po tayo sa global health crisis. Ito nga ho yung COVID-19. So mga kaibigan, bago po sa iba pang pagbati natin, aba, ang dami na hong nakikinig at nanonood yung ating iba't ibang team. Ayan ha. Mamaya ho muna, punta muna tayo sa ating segment na nasusulat. Matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Yan ay mula sa awit 112:7.
balik tayo mga kaibigan sa iba pang bahagi po ng ating programa sa pagbubukas ng ating Thursday edition ng Dear Ate Juday. Oras pong alas 9, just ng gabi. O ito na, nais ko munang batiin ng happy listening at happy viewing yung ating mga kaibigan na nanonood sa pamamagitan po ng Facebook page ng DWIZ. Ayan, ayan. O, ang dami na, o. Si Alan Guarin, o, si Joy and Alan Guarin, aking mga pinsan ko yan, ha? Yung aking mga kaklase. O, meron din ho akong team elementary school. Diba? Team Amado. Amado V. Hernandez Elementary School dyan sa Tundo. Yung aking mga kaklase nung elementary. Naku, full force naman. Salamat sa inyo. Teka muna, isa-isahin ko. Oo. Eto si... Teka ha. Teka muna nga. Oo, yan. Oo, si... Yung nanonood, si na Edna Ramos. Yan, classmate ko yan nung... elementary na magaganda rin at matatalino. Of course, si Meng sa Lumibelier. Si, eto seatmate ko to, si Nilda Depositar Analupa. Hello, Ate Juday. Talaga naman, ate ka dyan. O, oh, seatmate ko yan eh. Si, si Rex Espiritu, of course. Hi, Rex. At saka si Patrol number 11, Tina Nolasco. Nako, ang ating mga masusugid na tagapakinig at tagapanood. Oh, yun, sabi ko na nga. Eh, Kuya Nelson Malinaw. Naku, Kuya Nelson, pang-apat na ano ko na to, na episode ko na. Hinahanap-hanap kita. Ah, ayan. Kuya Nelson Malinaw, ayan. Ingat po kayo dyan. Siya po yung isa rin sa ating mga tagapakinig, ano, dun sa ating dating programa, yung trending ngayon. Oh, kasama ni na taga Virginia, USA, itong si Kuya Nelson. Yun, oo. Tapos, si Ma'am Tizen Roman ng Orani, Bataan. Si Ma'am Ling Absede de Leon mula naman dyan sa Paranaque. Oh, shout out daw from Tondo, Manila. Of course, Barangay 104, Zone 8, District 1. Yes! Oo, sabi nung classmate ko, lagi din siyang naka-face shield sa work. Oo nga. Pero dito naman kasi sa newsroom ho. Eh, magkakalayo naman din kami. Pero, lagi ko kaming nakamask. Yung face shield, pagkalabas na. Or, pag medyo, pagka nagkakausap ng medyo malapit, pero naka-face mask pa rin. Ah, teka muna ha. Yung mga kaklase ko pa rin dyan. Si Angie Carion Pascua, syempre. Si Mayra Bahe. Si Francis Anthony Villalba. Oh, eto. Mga guwapings namin to. Eh. May version kami ng guwapings dyan sa Team Amado. Eh. Yan. Si Ruben Reyes. Oh, eto. Happy birthday, belated. Eto. Oh, eto. Anto. Hindi ko lang huto kaklase, kundi kapitbahay ko pa at kababata. Ayan. Si, ang tawag sa kanya, Ernesto eh. Pero, nung medyo ano na kami, nagdadalga at nagbibinata na ganyan, Ernie na lang. So, belated happy birthday sa'yo, Ernie Dalway. Ayan. At, yung iba pa naming mga kaklase dyan sa Amado Hernandez Elementary School. Ako, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtuto ko. Sana hanggang alas 10 kayo ng gabi sumama, ha? Sumama sa atin para po mag-alaman ng mga impormasyon kung paano natin, lalo na yung iba, no, na medyo nawiwindang pa kung paano mag-aayos ng kanilang finances. Kuya Samson, naku, pasensya ka na, Kuya Moon. Hindi ko na browse kagabi, no, ng Manila Bulletin. Kape-kape lang daw para wag antukin. Tama ka. Oh, naku, talaga naman. Wala mo nang matutulog, ha? Pili, ano tawag doon, engineer? I-continue muna yung antok nyo. Pigilan mo muna yung antok mo, ha? Hanggang mamaya alas 10. Pag 10 o'clock, pwede na matulog. Pero sabi ng iba, siniswerte. Hindi naman. Basta maganda ho yung ating mapag-uusapan. Araw-araw naman, ano, dito sa ating programa. Mga impormasyon ho, dahil meron ho tayong mga tinatawag na life coaches, yung mga financial coaches na magbibigay ho sa atin ng mga mahahalagang impormasyon.
Ito pa si, teka muna, teka, si Ate Josie at Kuya Boy at Gurin. Ayan, si happy birthday today kay Ginoong Vic Panlilio. Tatay ho siya nung isa sa aming mga kasamahan dyan sa news center, si Isha. Ayan. Binabati din ho natin ang Zion Fruits and Vegetable staff nila sina Arlene Tylo, si Justin Tylo, si Baking, si Lynn, si Lovely, si Ryan, si Kuya Johnny. Abandami. Oo, mga magaganda at pogi ito eh. Si John, si Andy, si Michael, si Gilbert, si RR, si Alvin Gurin, si Mamar, si Ayok at si Cherry. Si Ate Josie pala ng Ate Josie Fabro ng Canada. Nako, kamusta ka dyan Ate Josie? Ingat ka po ha. Si Steve Villanueva mula naman dyan sa Dubai. Uy Steve, kamusta na? Ayan mga kaibigan, yung ilan sa ating mga nanonood at sasamahan tayo. Masama-sama tayo. Ako lang humakikita sa camera tsaka mamaya si Andy. Pero alam kong nandyan kayo. Kung meron din ho kayong mga katanungan, pwede nyo yung i-message sa ating FB page, DW FB page. Kami po'y mapapanood doon live na live ang ating programang Dear Ate Juday. Oh, eto na daw. Oh. Ay, yung akin ding pinsan si... Christy Estrada, mula po dyan sa Ordaneta, Pangasinan. Oh, ayun na si Ernie. Oh. Hi, Ate Juday. Talagang maka-ate kayo. Magkakaedad lang tayo, ha? Naku, tigilan niyo ka. Team Amado. Yes, go, go, go. Anong 19 ba tayo? Parang mga 10 years ago lang yun, eh. O kami biglang mag-rock. 10 years ago ka dyan. Teka, Romeo Banzuelo. Yun. Oh, syempre, seatmate ko talaga to si Nilda. Ayan, depositar. Analupa na pala siya ngayon. May dagdag na. Alright mga kaibigan, magbibigay dahil lang tayo sa ilang po sa ating mga paalala. Pagbabalik ho natin, yung ating pong mga nag-aabang po dun sa ating pandagdag inspirasyon, ano, yung ating inspiring story, medyo i-skip po muna natin for tonight para hubigyan daan natin ng mas maaga. Ito pong mga katanungan na sasagutin po ng ating guest pa rin for tonight, ang ating financial advisor na si Miss Andy Christine Bautista Ambrosio. So dyan lang mo kayo magbabalik po. Saglit na saglit lang ang ating pong programang Dear Ate Juday makalipas ang ilang paalala. Dear Ate Juday, Dear Ate Juday, kaibigan, sa ating pong programang Dear Ate Juday. Uy, saglit, nakita ko na yung ating araw sa ating segment na i-check nyo lang yung inyong mga nagpuputol-putol daw tayo, no? Sabi nung ilang mga nakakapanood at nakikinig sa atin dito sa FB page ng DWIZ, no? Nagpuputol-putol. Naglo-loading pa siguro. Pero anyway, tuloy-tuloy naman tayo mga kaibigan. Kung medyo, i-refresh lang. Di ba gano'n naman yun na engineer, ano? I-refresh lang daw. Sino pa yung isa? Kuya Johnny, Jonathan Villanueva. Ay, happy listening din sa aking ikalawang nanay, si Mamang Lily Villanueva. Ayan. Huwag ko masyado magpupuyat. Okay na yun hanggang 10 o'clock. So, mga kaibigan, bunta na tayo sa ating segment na Dear Ate Juday. Ayan na! Ang makakasama natin, yung nakasama rin natin kagabi para magkaroon tayo ng, para ituloy lang ho natin, ano, yung mga napag-usapan na natin. Tapos, may mga katanungan pang dagdag. So, nasa Zoom na ho natin si Miss Andy Christine Bautista Ambrosio. Hi! Magandang gabi sa'yo, Miss Andy! Hi, Ate Juday. Good evening ulit. Yan. Miss talaga, di ba? Oh, sige, Andy. Ayaw pa eh, no? Parang hindi na eh, no? Oh, ayan, ako. Ano ba yung napag-usapan na natin nung huli? Pero ang alam ko, hindi mo pa nasagot yung ano eh, yung ilang, tatlo kasi yung tanong nung una eh, di ba? Oh, yung paano kung may existing na sakit, magkano ang smallest yes amount na i-invest, that corresponding amount naman ng hospitalization, tapos kung may health coverage, kasama rin daw ba yung life insurance, at transferable ba ang policy? Yun. Okay.
isang bagsakan. Isang muna yun, isang bagsakan lang yun. Nung listener niya. Kaya-kaya mo yun, oo. Pinakyaw niya. Pinakyaw na natin yung una, tama ba kung magkano siya? Ate Juday, kung magkano siya, mahal ba siya, mura ba siya. So magkano daw yung smallest amount na i-invest at magkano yung corresponding amount nung hospitalization? Yung coverage, right? Okay. Sige, I think pahapyaw na pasadahan po ng kaunti yung sagot na yun kagabi no, bago tayo natapos. But ang kasagutan po dyan is, meron mga mura na produkto pagdating sa life insurance, okay? Kasi... Pero ang pinaka-major talagang basihan dyan is, to be very honest, is yung edad ng isang tao nung nag-a-apply. Pero dun sa direktang tanong niya, mura ba yan? Magkano ba yung, ano, yung kaakibat na babayaran natin para ako ay maging insured ng isang life insurance company? Yun po yun. Nakadepende po yan, number one, sa ating age. Pangalawa is kung ano yung budget natin. So tinatanong niya, mura ba? Ano yung pinakamaliit na halaga? It would depend on the person. Okay? Gone are the days nung mga 19 kopong-kopong na may lalapit sa kopong, ating... 19 kopong-kopong. Di ba nga kasi ngayon, ang tawag sa aming mga taga-insurance, ano, financial advisors or insurance advisors. Mm-hmm. Pero dati, talaga ang tawag, ahente. Ahente lang yan, lalapit yan sa'yo, bibentahan ka lang yan, ganyan, blah, blah, blah. Kasi noon, ang ginagawa is, ibigyan ng isang quotation yung tao, sasabihin, ito yung ano ha, yung magandang insurance mo para sa'yo. Bayaran mo itong mga ano, $5,000 o $10,000 kada buwan. Diba? Yun ang hindi kinonsulta yung tao. And by nature, Ate Juday, ang mga Pilipino mahihiyain. Okay? Sa takot na mapahiya yung ano, lumalapit sa kanya. Oo na lang yan. Kahit hindi naman kayang panindigan bayaran yung ganong halagang yon. Pero ngayon po, doon sa tanong niya kung magkano ba yan, it would really depend on you as the client. Magkano po ba yung budget na kaya natin ilaan? And from there, tsaka natin imamatch. Akma ba to dun sa age mo? Akma ba to dun sa kalagayan mo ngayon? Meron ba tayong medical condition or wala? Ang tawag po namin dyan, at least sa kumpanyang nire-represent ako, is nagpa-financial planning po muna kami. Nagkukonsulta muna kami dun sa kliyente kung ano yung mga importanteng impormasyon tungkol sa kanya. From there, tsaka kami makaka-develop ng isang proposal or quotation para sa kanya na akma lang. Para sa kanya. At hindi yung para sa lahat. Yes. Oo, yung para sa kanya lang. Kumbaga kinakustomize namin. Para, and, well, mabayaran niya rin, syempre, di ba? Tsaka kung ano yung kaya niya talaga. Nabukal sa loob niya din yung hindi na siya, hindi siya mag-alala. Kung at hindi siya mahihirapan. Mahihirapang magbayad. Kung naaalala, naaalala nila kagabi, na-mention natin yung 80-20%, right? Yung cash inflow and outflow natin. So, 80% sa mga gastusin, 20% hanggat maaari, yun sana yung pagkukunan natin ng pag-iipon, like health fund or sa insurance natin, ganyan. And dun sa 20% na yun, ang gusto natin is tama yung budget na maibibigay natin para makakuha sila ng life insurance. Okay, so I hope I was able to answer that part of the question. Kung mahal ba siya, mura ba siya, magkano ba siya. Pangalawang tanong niya is, paano kung meron ng sakit ang isang tao? Makakapag-apply pa rin ba siya sa for life insurance or isang health card? Paano kung gusto niya, ano bang solusyon doon? Di ba parang ganun? Kasi may existing na sakit na eh. Sa karanasan ko, 6 na taon na ako nagkatrabaho sa industriya ng life insurance. May mga kliyente na ako mayroong mga existing medical conditions na thankfully na approve. Okay? So meaning insured na sila ngayon ng company na nirepresent ako. Depende yan sa kung anong klaseng sakit tayo meron at sa kung anong klaseng pag-maintain ang ginagawa natin sa katawan natin, sa kalusugan natin. Kung naalala nyo kagabi, nasabi ko na ang life insurance, mapa-health insurance yan or life insurance, isa po siyang risk business. Okay? So, ibig sabihin, kung gaano kataas yung risk sa isang tao pagdating sa kanyang pagkakasakit or eventually sa kamatayan, then of course, mas mataas ang maaaring bayaran mo pagdating sa iyong insurance. So kung ang isang tao, kung si Juan de la Cruz ay meron na siyang existing medical condition, pero siya ay maalaga, okay, halimbawa hypertensive siya, okay, meron siyang high blood pressure, pero siya, inaagapan niya, iinom siya ng amlodipine, sino bang mga nag-amlodipine dito?
Familiar yan din sa akin, ha? Pero hindi pa ako, hindi ako umiinom yan. Oh, at yung gagamit lang din ng nanay at tatay ko nung nabubuhay sila. Siyempre ako tagabili ng gamot. Tagabili lang. True. So kunwari yan, amlodipine, kung ang isang tao meron siyang hypertension, pero ano siya, religiously, iniinom na yung maintenance niya na gamot, yung gamot niya. Then definitely, yung sakit niya, it's very manageable. Mm-hmm. So kung ikaw mag-a-apply sa life insurance at dineclare natin yun, sinabi natin meron tayo existing mga medical condition. Maintenance, oo. Yes. And syempre, tatanungin sa atin yun kung kamusta ba yung sakit natin. At pag sinabi natin at napatunayan naman natin na kahit ako ay may sakit, pero namamanage naman na maayos, then there's the high possibility, the likelihood that we would still be insured, that we would still be approved to be insured by that particular company. Mm-hmm. Okay. Pero yung so mga, basta, huwag natin pababayaan yung mga katawan natin. Yun, importante yun eh. O, teka, yes. Batiin lang muna natin yung ilan sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook page, ano, Andy. Sina Kimmy Gomez, ayan yung ating mga staff din dito ha, si Mike Casariaca, ayan yung ilan sa ating mga galing nating mga CA yan at social media writers ano. Teka, si dagdag ko muna kasi mahahaba na dadami. Ay tina, may nagtatanong dito, nag-aabang daw, wala ka daw headband ngayon. Pampaganda ako. Tinanggal ko muna yung headband. Ang ganda kasi ng kulay dilaw eh no, nakaka-inspire na tignan. Dilaw na dilaw naman kasi ate, tignan mo kung oo nga. Oo, ito pa, teka. Oo, pabati rin yung kaklase ko. Ay, hindi, yung asawa ng classmate ko nung elementary. Yung kanina, alam ko naka-monitor ka, narinig mo, meron akong Team Amado. Oo, kasi school namin, yung mga elementary classmates mo. Alam mo naman, di ba? Oo, ito, ha? Mrs. Chronica Reyes. Ayan. Yung asawa po. Magandang gabi po sa kanila. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, ha? Asawa siya nung aking elementary classmate na si Ruben Reyes. Oo, di ba? Teka, meron pa dito. Alam pa yung complete name, ate, ha? Oo, eh, kasi nandito sa ano, kabisado naman natin niya. Mababait kasi ito, tsaka mga guwapings namin to, eh. Nung kami elementary. Kuya John Ringula, ayan, good evening. Ano naman to yung ating isa sa mga correspondents natin, ano? Medyo mahina daw yung signal. Bakit kaya? Ay, check natin dyan sa ating transmitter sa Obando. Ay, hindi problema. May problema. Ha? Sa internet. Oh, ayan, no, tignan mo. Nawawala yung signal. Magpuputol-putol kasi para marinig natin yung mga tanong at sagot dun sa mga tanong na ibibigay ni Miss Andy. Ayan. Teka ha, mahina daw yung signal. Oo, binati ko na yung aking mga... Ito pa, yung aking mga kamag-anak dyan sa Urdaneta, Pangasinan. Yun. Barangay Pedro Orata. Oh, di ba? Pamilya Estrada, lalong-lalo na si Christy Estrada, yung aking pinsan dyan. Teka, baka meron pa akong na-miss. Wait lang, ha? Bago tayo magtuloy-tuloy, Miss Andy, ha? Dun sa sige next sa question natin. Hmm? Ayan. Uy, meron tayong ano, ha? Meron tayong tagapanood mula sa Virginia, USA. O, di ba? Oh, wow. Kuya Nelson Marinaw. Hinanap ko nga to si Kuya Nelson kasi ilang araw na absent. Talagang siningil eh. Ayan, sige, mamaya babalikan natin yung si Ma'am Tizen Roman. Hello, Ma'am Tizen. Ayan, belated happy birthday po ulit mula sa Orani, Bataan. O, ulit, i-check na natin yung second question. Ay, susunod, hindi naman second question. Sunod na tanong. Yung, yes, kung transferable ba yung yes coverage. Tsaka meron ba yung insurance policy? Yung health coverage ay may kasama bang life insurance? Ganon. Yes. Sa life insurance po kasi ngayon, meron tayong, I don't want to sound very technical, pero ang life insurance po ngayon, meron sila mga produkto na kung saan, hindi lang siya purong life insurance lang, meaning pag namatay lang. Okay? Ibig nang sabihin nun ang life insurance dati is, hindi mo nga siya ma-enjoy. Ang makaka-enjoy ng life insurance mo is yung mahal mo sa buhay. Oh, diba? Oh, kasi right, makukuha lang yung pera kapag nawala na yung insured. So that's the old description of life insurance. Mm-hmm. Nowadays, it's not like that anymore. May mga produkto na kung saan kahit nabubuhay pa ang isang taong kumuha ng life insurance policy, magagamit niya yung features ng mga produkto niyon. Tulad nung tanong na yan. Papakinabangan niya pa. Kumbaga, oo. Yes. Mm-hmm. Pero bang hospitalization na kasama yan, yung life insurance na yan. Mm-hmm. So yung hospitalization, yes, makukover siya kung yung insurance policy o yung produktong binili ng isang tao ay merong kaakibat na tinatawag nating mga riders.
Okay, medyo technical siyang pakinggan, pero sa industriya ng insurance, ang ibig sabihin po ng mga riders ay mga additional benefits. Okay, mga dagdag na benepisyo na pwede nating mapakinabangan habang tayo ay nabubuhay. Halimbawa, gagawin ko na lang halimbawa yung sa akin. Yung mga insurance policies na meron po ako, lahat yun ay merong rider ng critical illness benefit. Or ibig sabihin nun, yung mga insurance policies ko po, meron siyang kasamang benepisyo na pag ako ay nagkasakit ng malala, okay? Critical illness, from the word critical, talaga nakakabutas ng bulsa. Ako ay bibigyan ng aking insurer ng, let's say, 1,000,000 para magamit ko sa pagpapagamot ko. Okay? Doon sa aspetong yon, it would be able to address the concern of hospitalization. Kasi definitely critical illness, diba? Naku, so, malalang sakit yan. Masakit sa bungo yan, sa bayaran. Pagamutan, diba? Eh, yung tipong nakakaluwa ng mata pag binasa mo yung bill natin, di ba? Correct. So, dun sa tanong na yon, yes, mako-cover siya. Depende yan dun sa product na ating bibilhin. So, I can speak for myself. Of course, I haven't been able to use it at I don't have any plans, any intention na magamit ko yun. Diyan ka lang, okay, darling. Stay put ka lang dyan. Pero, ibig kong sabihin is, lahat ng mga insurance policies na meron sa ilalim ng pangalan ko, kinabitan ko ng ganoong benepisyo kasi tulad doon nabanggit ko kagabi, like my late father, nawala siya dahil sa diabetes. Ang angkan ng side ng papa ko, Bautista side, puro mga diabetiko. So, yung ganong bagay, ayokong mangyari sa akin. But then again, tulad ng pinag-usapan natin kagabi, paghahanda. Hindi pa man siya nangyari at ayoko siyang mangyari, pero pinaghandaan ko sa paanong pamamaraan, bumili ko ng life insurance policy na alam kong merong maaaring sumagot sa akin kapag ako ay nagkaroon ng malalang sakit. Yun. Yung critical illness nga. Oo. Yes, opo. Yung sa'yo, Ate Juday, meron yun. Oh, talaga. You have that also. Oh, good. Pero wag natin gagamitin. Of course. Oo. Wag. Wag naman. Opo. Yun. So, I hope I was able to answer it. Uh-oh. So, ganun. And in terms of the cost, it varies, okay? Depende sa mga produkto. Meron siyang pinakamura sa mura, okay? When I say pinakamura sa mura, magkano yung pinakamura sa mura? There's a product as affordable as 750 pesos per month. Okay? And you can be insured already for, let's say, 500,000 to 1 million pesos. Again, that's dependent on the age of the person. Yun, okay? Age so the younger rin. That we are, ang number one consideration. Mura talaga siya. Kaya yung mga anak ko, habang mura pa, kuhanan pa. Ikuhanan natin sila. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Ayan. Eh yung tanong pa na, transferable ba yung policy na ganyan? So sa life insurance po, hindi po siya transferable. So kunwari ako, nakapangalan sa akin, no? Tapos after 5 years, ayoko na. Ilipat ko to sa mister ko o ilipat ko sa anak. Hindi po. Depende. Kasi sa life insurance, parang pag kumbaga nag-a-apply tayo ng credit card or nag-a-apply tayo ng home loan, di ba it both undergo mga proseso ng application. At kapag na-approve siya, merong kontratang binibigay, legally binding document. Ganun din po sa life insurance. Kapag nag-a-apply po tayo, pag tayo ay na-proseso at eventually ay na-aprubahan, meron din po yung tinatawag na policy contract. So, ibig sabihin, sa'yo yan. Sa'yo nakapangalan yan and it's not transferable. Kung gusto ng isang tao na magkaroon din siya ng insurance coverage, mo, then that bago person, pa lang sa kanya. Yes, just for that person. Hindi siya yung palipat-lipat. Okay, sige. Babalikan ka namin na Andy ha. At magbibigay daan lang tayo sa ilan sa ating mga paalala kasi may mga tanong pang iba rito. Na alam kong sige masasagot po. Mo, matututunan namin lahat. May mga bagong impormasyon kami makukuha. So, dyan lang kayo mga kaibigan. Teka, shout out muna ako dito sa aking, diba? Meron akong Team Tondo, Team, yung aking mga kamag-anak dyan sa Tondo. Si Tita Tess Berceles. Ako, Tita Tess, pasensya na kayo. Medyo naglo-load daw sa kanila. Loading, tapos puputol-putol, Even dun sa monitoring ng aking mga Team Amado classmates, ha? Tingnan natin mamaya. Check ko natin yung ating feed dito, no? Magbabalik po ang ating programang Dear Ate Juday. Siyempre, kasama nyo pa rin pangayong lingkod, Zurit Estrada Larino, makalipas ang ilang paalala. Dear Ate Juday.
Ate Juday. Balik tayo mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawa tuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday Thursday Edition. At balikan na rin natin. Pero teka saglit ha. Nagsasabi rito si Ma'am Ning choppy daw ang ating signal. Oho, i-chine-check na po namin. Pati yung ibang nakakapakinig sa atin na nagpaputol-putol. Ayan. Oo, uy, pakibati raw si Kendra Luis del Rosario. Uy, happy listening sa'yo, Kendra. Kasama yung kanyang magandang tiyahin na si Riza May del Rosario. Thank you so much, naka, sa pag-inyong monitor. Ayan, teka ha. Balikan na natin. Si Miss Andy Christine Bautista Ambrosio. Kompletong-kompleto yan. Dahil kompleto yung mga sagot mo sa mga tanong ng ating mga viewers, ano? Medyo, dyan ba sa'yo okay lang yung dating natin? Nag-puputol-putol din may ating okay sa'yo. Okay naman po. Okay sa'yo? Oo, baka naman itong problema sa ano? Sa internet talaga, eh, no? Nagkakasabay-sabay ang gamit. Oo, ayan, teka. Ikalawang tanong. Kasi isa ay ilang pang second set na tanong na pala to. Okay po. Paano teka, galing ito kay Jeff Villanocha. Ito yung kagabi ano na naiwan. Sinama ko na lang ngayon. Kung hindi tuloy-tuloy ang pagbabayad, ano bang pwede daw mangyari sa binayad mo na sa insurance? Okay. Magandang tanong, Ate Juday. So, very timely. Kagabi and even ngayon sa unang parte ng programa niyo po, nababanggit ko palagi na sinaunang panahon, 19 kopong-kopong, iba yung life insurance dati. Mm-hmm. So, ba't ko ba nasasabi yon? Kasi dati ang life insurance is para siyang ano, ang tawag doon ay traditional life insurance. Anong halimbawa nun? Parang car insurance. Okay, di ba pag tayo ay may car insurance, mm-hmm. bayad tayo ng bayad para insured yung coach natin. Pero kapag walang nangyari, mm-hmm. pag walang nangyari, wala. Your money went kaput, di ba? Nasunog lang din yung pera mo, nawala din yung pera mo. Kasi mm-hmm. wala naman nangyari sa coach mo eh. Ibig sabihin, walang bumabalik sa'yo. Yun. Ngayon, ang life insurance po, this is across the industry, no? Nagkaroon sila ng mga produkto. Most commonly no, no, baka naririnig niyo na to or nakikita niyo sa social media, pinaka-common dyan tawag ngayon ay mga VUL insurance. Yun po ay mga life insurance sa mga produkto na meron siyang kaakibat na investment sa kanya. Ibig sabihin nun, habang ang isang tao ay nagbabayad para siya ay ma-insure, yung portion po ng kanyang ibinabayad ay ini-invest ng kumpanya sa stock market. At in return, yung kinikita nun, bumabalik dun sa insurance policy niya para naiipon at pwede niyang gamitin sa ibang bagay. So anong connection niyan dun sa itinanong kanina ni Mr. Jeff, no? Ano mangyayari kapag hindi nabayaran? Oo, pag hindi Yes. Two ways po. First is, kung ang produktong binili niya ay traditional life insurance, which is, by the way, yun po yung murang life insurance product na pwedeng bilhin ng isang tao. Mm-hmm. Pag yun ang ibinili niya, ibig sabihin, hindi yan pwedeng ano, hindi yan pwedeng pumalya sa pagbabayad, Ate Juday. Kasi, the moment, halimbawa, ang due date niya is every quincenas ng buwan. Okay? Mm-hmm. The next month, hindi siya nakabayad within ng 15. Mm-hmm. On or before? Insurance part. Yes, on or before. Uh-huh. Usually, may grace period po yan eh. 2 weeks to 1 month. Okay. Kung hindi mabayaran yun, maglalapse na yung policy niya. Okay? Wala na. As in, kahit na regardless kung nakapagbayad ka na ng nakaraang 10 taon, 20 taon. Oo. Unfortunately, so crush na. Malalapse. Kumbaga, wala na. Oo. Zero. Wala na po. Ganun. Mm-mm. Yes. Kumbaga, nasayang yung ibinayad mo for so many years. So that's the first answer. Kung traditional life insurance product yung binili ng tao. Pangalawa is, kung ang binili ng kliyente ay tinatawag na tulad nung nabanggit ko is isang VUL insurance, kung hindi niya mabayaran yun, ang kagandahan ng produkto na yun is hindi siya agad maglalapse. Bakit? Kasi yun yung product na yun na di ba nga, ini-invest siya ng company. Yung portion na ibinabayad niya is ini-invest ng company. At yung kinikita nun, bumabalik dun sa life insurance policy niya. Uh-huh. Yung kinita na yun, ano, wag sana ako maging very technical sounding, no? Pero yung kinita na yun, sa insurance ang tawag dun ay fund value. Or fund yung perang value. Naipon mo. Uh-huh. Yes, perang naipon mo. So dun sa tanong ni sir, paano kung hindi ko nabayaran? Oo, ano mangyayari? Mm-mm. Kung VUL na insurance yan or insurance na merong naiipong pera doon sa pulisiya niya, kagandahan nun, hindi siya malalapse agad. Bakit? Mm. Kasi yung perang naipon mo doon,
siya yung pwedeng automatic na magbayad sa hindi mo mababayarang due date mo. So parang ibabawas okay. na lang, kaltas, ganun. Opo, yes. Halimbawa, again, ang due date ng kliyente is a 15 ulit ng buwan. So, eh, wala siyang pera. Tinamaan ng pandemya, di ba? Ang dami na wala ng trabaho. Right. Ako, hindi ko pa kayang bayaran yan yun. Ano bang mangyayari? Ano bang pwede kong gawin? No problem. Kasi yung life insurance product na binili natin ay merong naiipong pera. Yung naiipong yan, automatic. Yun ang kukunin yun ni sana kapag hindi siya nakababayad. Pero ano? Yes. At hindi pa maglalapse yung policy. Oo. Pero, naisip ko lang bigla, no? Sasapat kaya yon yung sinasabi mong maiipon na pera para ibayad dun sa, para ipampuno dun sa hindi mo mabayaran. Sa kakulangan niya. Sa kakulangan nung hindi mo nabayaran. Opo. Mm-hmm. Depende po yan kung nakakailang bayad na yung tao, yung kliyente, no? So usually, at least maka more than a year of payment. Okay? Masasabi natin, okay, kahit pa paano, may naipon na yan. Yes, may laban, so, kumbaga. Oo. Yes, may laban. All the more kung more than 5 years mo na binabayaran yan. Yes. Safe to say, kahit isang taon kang hindi magbayad, insured ka pa rin. Kasi malaki-laki na yung sapul na sapul. Especially kung ikaw ay religiously binabayaran mo talaga, hinuhulugan mo talaga yung insurance mo. Okay? So ano bang maibibigay kong halimbawa? Again, ito na lang. Huwag na tayong tumingin pa sa malayo. No, nakalipas na 2 taon dahil sa pandemya ng coronavirus. Okay. May mga sineservisyon po ako mga kliyente na ay hindi ko muna, baka hindi ko makabayaran yung due date ko next quarter. Paano ba yan? So, happy problem. It's not a good thing, no? Pero at least may happy problem kasi meron kang fund value eh. Meron kang naipon na pera. So, yun yung pwede natin paghubutan ng pera mo. Yun. And again, hindi naman yung buong-buo nilang huhubutin eh. Usually, mga charges na lang ng mga particular na buwan na yon na hindi mo mababayaran yung hukubutan ng kampanya. Ah, yun. Ganun pala. Yes. Mm-mm. Teka. Opo. Ayan, so sana nasagot na, no? Si Jeff Villanocha, ayan yung nagtanong. Ito naman galing kay Arlene Tylo. O, ang sabi niya rito, paano naman yung mga may hanap buhay? Pero nagsara at humina na ang mga tindahan dahil nga sa pandemic, ano? Meron silang health insurance. Yun nga, paano hindi na pero hindi naman nahuhulugan dahil sa humina ang hanap buhay. Siguro depende rin dun sa sinasabi mo, no? Yung fund value kung ilan yung yes. ilang taon na kung ilang taon nang tumatakbo yung kanilang health insurance. Yes. Uh-huh. Siguro una natin dapat alamin muna dun is anong klaseng insurance po ba yun? Anong klaseng insurance may pinag-uusapan natin? Are we talking about HMOs or yung mga health cards? Yeah. Purely catering to sickness or pagkakasakit? Mm-hmm. Or are we talking about life insurance na could also cater not only to death but also to mga sakit or critical illnesses? Okay? Mm-hmm. If we're talking about HMOs or mga health cards, hindi na nababayaran the same way sa life insurance, ang unang-una ko pong ipapayo is get in touch with the company or yung provider po ninyo. At pinakamabilis na paraan na magagawa niyo yun is get in touch dun sa inyong advisor or dun sa inyong ahente. Yun. O sa inyong agent. I cannot speak for everybody else, no? But at least sa kumpanyang aking inire-representa, yun yung bentahe namin eh. Na kung ano man yung katanungan ng aming kliyente, dapat kaya namin sagutin. So, doon sa concern niya, ma'am, naku, nawalan ako ng trabaho, medyo mahina yung negosyo. O, sa tingin niya talagang hindi niya nakakayanin, oo, ipagpatuloy o mabayaran yung kanyang due date, yes. di ba? Opo. Yun, dapat sinasabi niyo yun kaagad doon sa inyong agent or sa inyong advisor para matignan natin. Kasi depende naman po yun sa features paraan. Ng mga... Mm-mm. Opo, depende doon sa features ng product. And depende din yan doon sa provider. No, early part po ng pandemya, di ba March 2020 po yun eh, no? Yung sa kumpanya na nire-represent ako, nag-release sila ng announcement sa lahat ng kliyente nila na i-waive muna yung mga due dates. In short, nag-extend po ng grace period. Mga ganong mga palugi po na ibigay. So, dapat alamin din po natin yun. Ano po ba yun? Applicable po ba yan sa condition ko ngayon, sa situation ko? Kasi mahirap talaga. Ito na lang. Mm-mm. Nung nakaraang Pasko, di ba po, medyo hindi maganda yung nangyari sa Visayas.
because of typhoon. Oh, may umabol pa yung ano, bagyo. Diba? Diba? So, opo. Mm-mm. So, sa amin, sa nire-represent ako na company, ano po yun, nag-announce din na yung mga clients or yung mga apektado ng bagyo, mm-hmm. Weave din po yung mga due dates nila. So, yun. Nag-extend ng grace period. Uh-oh. Kasi, you know, like, understandable naman yung sitwasyon. Wala namang ginusto na mangyari yun. Correct. So, yung mga ganong bagay, yung mga ganong pong provisions yung ating mga providers, alamin po natin yung mga ganoong features of or offerings na meron po sila. Ngayon, kung hindi po nila makausap o hindi nila makakoordinate yung kanilang advisor, they can always go through the call center. May mga hotline naman po yung mga companies na yun, yes. Pero pinakamaganda talaga dun sa iyong agent, no? Para, apo, kumbaga, direkta ka na, personal. Oh, pinaka-convenient, yes. Yun. At yun talaga yung magbibigay sa'yo ng payo talaga kung ano yung dapat mong gawin base dun sa kinuha mong yes. Kasi siya yung mas nakakaalam, eh. Opo, kung ano yung product na meron yung tao na yun. At mas matutulungan niya ng maayos. Mabibigyan niya ng mas maayos na sagot. Yun. Teka ha. Naku, medyo nagluloading pa rin daw yung iba. Sabi nung isa dito, baka sabi po sa technical nyo, loading pa tayo. Kasi hindi nila matuloy-tuloy yung sagot, ano? Pati yung tanong, di ba? Ito, pinakamahalaga naman yung sagot, syempre. Ayan, o, nagluloading pa rin. Ate Monchet Laranyo, oy, Andy, o, si Ate Monchet, magandang gabi. Hello lang. Po, good evening. Ayan, o, teka, tingnan natin yung iba pa, ha? O, ayun, yun yung isang tanong, meron pa dito, paano naman daw yung mga hindi nagtatrabaho, teka, wait, pwede daw, paano naman daw yung mga nagtatrabaho na hindi na sapat yung sahod nila? Gustuhin mang ipagamot o kumuha siguro ng insurance, ano? Eh, hindi magawa dahil hindi pa rin daw sapat nga yung sahod. Parang ganun. Ano ba to? Okay. Yan yung sabi mo kagabi, ate, no? Na binigyan tayo ng problema, no? Oo. No? Hindi pero, naman. Pero, susolusyonan nga natin, eh. Because nandyan ho yung ating tama. Expert, actually, eh. Actually, hindi naman siya problema. Mm-hmm. More of concern. Wow. Diba? Or pwede nga, actually, we should always look at, ano, eh, sa silver lining na isang bagay. So, maaring yung concern na ipinarating nung nakikinig na yun, ate, pwede nating turn it into an opportunity. Yan. Bakit? Para good. Positibo, para hindi ganun ka-negative. Sabi niya, hindi sapat yung kinikita. Number one, the fact na hindi sapat, ibig sabihin na kinikita siya. Ibig sabihin may trabaho siya. Amen. So, blessed pa rin tayo na meron tayong ganun. Mm-mm. Pangalawa is, maghanap tayo ng added stream of income. Maghanap tayo ng racket, ng sideline, di ba? So, ano ba yung mga klase ng trabaho na yun? Itong pandemya na to, if there's one thing or silver lining na naidulot niya sa atin is nagkaroon ng mga tinatawag na ano, remote work or mga virtual na mga trabaho na kung saan hindi mo kailangan physically mag-report magpunta sa isang magpunta ng office, bumiyahe, yes. Diba? Example. Uh-huh. Tama. Example na lang. I'm not sure, Ate Joda, if I'm allowed to say this, no, don't want to sound self-serving, pero sa linya ng trabaho namin, sa industriya na lang namin, for the last 2 years, talagang ang daming nag-apply, ang daming pumasok ng mga insurance advisors. Bakit? Kasi, ano siya, pwede namin siyang gawin virtually. We can do the business remotely ng ganito, ganito, online. Bigay mo lang, gawa ka lang ng Zoom link, ano, mabilis na. Nakadepende na lang sa, ano, sa internet mo. Diba? Yes. And hindi po siya, ano, hindi siya magastos. So, kailangan mo lang magpalisensya. Mag-i-exam lang tayo sa regulator ng insurance, which is the insurance commission. O, yun, isang example yun. By the way, kung gusto niya maghanap, my team is hiring. Sorry, nag-flag pa ako. Okay lang. But that's one example, okay? And iba pang mga trabaho, online teaching, okay? Hindi kailangan mahusay sa English, hindi kailangan mahusay sa Tagalog. Merong mga online jobs ngayon, kailangan nila yung mga transcribers, okay? Magta-type ka lang. Okay, so kailangan mo lang ay internet connection. Oo. Diba? May tinatawag pa ang mga virtual assistant, eh, diba? Yes. Mas marami daw yun. Mas marami daw na trabahong kailangan sa ganun, eh. Kasi preferred na raw ng mga kumpanyang iba yung mga, yan nga, mga virtual assistants. Kasi, andun lang, diba? Basta may internet connection ka lang. And the pay is good.
It's not bad, Ate Judaya, because I have a client who's actually a VA now, and he shared with me yung ano, yung bracket ng kanyang monthly earnings. Siguro ang description na pwede kong ibigay is pwede siya sa isang pamilyadong tao. Especially kung ikaw ay masipag. So yun ang mga halimbawa ng mga trabaho na pwede nating applyan. Again, pwede din naman tayong sumubok yung sa mga traditional na pagkain, yung mga basic necessity na kahit anong mangyari, kakailanganin ng mga tao. Diba? Since virtual na ngayon halos not even pagkain, food delivery, it's also online. Correct. Diba? Lahat na. Even payment di ba? Meron kang, well, yung ginagamit natin madalas, yung GCash, yan, di ba? Meron pang iba. Electronic, so, electronic na mga wallets. Electronic payment, no? Di ba? Opo. Ganun na lang. Yes. Basta meron kang sapat na cash dun sa iyong load wallet, ba tawag dun? Di ba? Yes. Oo, yun. So basta, ang mga Pinoy, very ano, very resourceful. So, yun ay mga halimbawa lamang ng mga paraan kung pwede natin ma-augment, kumbaga, ay madagdagan yung ating kinikita. Kasi, basta masipag tayo. Okay? Yun, at number meron, one yun. Ay, number one, ano, dasal. Number two, yes, yung course, sipag natin. Diba? Oo, diba? Yes, yung faith mo kay Lord. And at the same time, dapat tugtungan mo din ng action. Hindi puro dasal lang, tapos hindi ka naman kumikilos. Yun nga. So, oo. Teka, dapat good combination. So, eto na. Dahil, bigyan na kita ng chance, ano, maubos na rin yung oras natin. At, well, i-invite mo na sila kung saan. Although, bukas magkakasama pa tayo dahil ito pa lang yung, yung health pa lang ito eh. Na isa sa we'll mga paraan, ano? More topics tomorrow. Meron pa bukas. Pero, invite mo na sila para sa iyong kung saan ka pwedeng ma-contact. Yan. Sige po. Okay, but first, Ate Juday, thank you for inviting me again tonight. Uy, salamat nga sa iyo eh. Diba? And congratulations dun sa ating mga boys, especially sa may favorite na si Leon, dahil hindi masyadong mataas ang grades, mataas sa mataas. Ay, ganun ba? Kala ko nasa FB lang tayo. Anyway, oh, sige, sige, thank you. But, pero totoo, sulit talaga yung pagbabantay sa kanila. No? Diba? Yun. So again, salamat for inviting me tonight. And sana meron akong na-impart na knowledge sa mga nakikinig natin. Kahit nagpuputol-putol yung ating signal. Dami nagsasabi dito. Oo nga. Yan. Sige, sige. So kung meron man silang, meron mang interesado to know more or to know more about health insurance or life insurance, pwede nila akong i-contactin. Can I give my number? Oh, sure. Today? Go ahead. So, they can get in touch with me dito sa numero ko na to, 0917-716-2418. Or they can search for my Facebook profile. So, my name is there, andyan, and the Christine Bautista Ambrosio. And I'd be more than happy to assist you and give you more information about how you can actually take the step in preparing for your future. Because ang life insurance ngayon or health insurance, medyo self-serving pahingan ay puro insurance. But no, it's not true. It can actually help you take the first step in making sure that, you know, ang kinabukasan natin ay maliwanag, brighter. Yun. Okay, may brighter life tayo. Kahit na tayo medyo madilim yung ating tinatahak pa rin na landasin ngayon because of the pandemic, eh, no? Oo. Opo. Basta ang importante is we take the first step. Because otherwise, wala. Andyan lang. Nakatenga lang tayo. Hindi talaga tayo gagalaw. Dapat kumilos na. Tawagan nyo na ako. Miss Andy. Ayan. Thank you so much, Andy, ha? Thank you, pero bukas babalik ka pa, ha? Dahil meron pa tayong mga impormasyon ibabahagi sa ating mga tagapakinig. Sige po. Maraming salamat sa iyo. Ingat ka. Thank you. Good evening. Good evening. Bye. So, yun mga kaibigan, si Miss Andy Christine Bautista Ambrosio, bukas po magbabalik din siya. Isa pong financial advisor. Ayan, para magkwentuhan pa rin tayo, no? Dahil meron siyang binabanggit na apat na kailangan natin. Una lang yung tututukan natin dapat, lalo na sa panahong ito. No? Una yung health. Tingnan natin kung ano pa yung tatlong pag-uusapan natin. At sana mapagkasya natin yung oras, ano? So, maraming pa namang pagkakataon na makakausap natin siya. Basta abangan nyo yan bukas. Teka, nagpuputol-putol daw yung aming elementary valedictorian na nasa US. Naku, nanonood si Pamela Fiaco. Pamela Alfornon Fiaco. Thanks, ma'am, for watching.
Nagpuputol-putol eh. Ayan. Anyway, nabati na natin yung iba sa ating mga lahat, yung ating mga tagapakinigan na nanonood. Pasensya na yung iba. Ira-run through ko na lang ho kung hindi ho umabot. Bukas ho eh, babatiin natin sa pagsisimula ho ng ating programa. Dakuhan po muna natin itong ating segment na gabay natin. Tapos sa Omega Digi Bible, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yan po ay mula sa Filipos 4:6. Alright, eksaktong alas 10 na mga kaibigan. Nauna maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na maisayin pa po with po muli ang ating programang Dear Ate Juday. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, sa mga tumutok sa radyo, sa nanood sa Facebook Live, sa pamamagitan po ng FB page ng DWIZ 882. Ayan, nais ko rin pasalamatan ang aking mga nakagapay sa News Center, yung ating mga staff dyan, si Nayasin, si Ariam, si Abby, si Micah, si Isha, si Drew, ayan, si Angge, si Mara Clara, kasama din syempre. Sa ating, yung ating pong mga magagaling ding piloto ha, si Kuya Marlon Ortizano at si Manong Basil Nabwa. Syempre, ito namang piloto natin sa technical side, na si Engineer Daniel Tenko. At mga kasama po natin dyan sa transmitter side sa Ubando, Bulacan. Ingat po tayong lahat ha. Syempre, pasalamatan din po natin ang tumutulong din sa atin ano, sa lahat po ng programa ng DWIZ. Ang ating graphic artist, ayan si Kute, si Teta Alpe. Ingat tayo mga kaibigan! Oh, lagi tayong magdasal, of course, at syempre sumunod sa health and safety protocols. Number one ho yung pagsusuot po ng ating face mask. Ayan, so, loben po bukas, magkakakwentuhan tayo muli dito po sa isa pang edisyon na ating programang Dear Ate Juday. Naku, pasensya na dun sa nagpuputol-putol, ano, wala namang may gusto nun, tsaka yung hindi natin maayos. Ano. Pero hopefully tomorrow, ano, eh, maayos na tayo makakapag sa himpapawid ng ating programa. Ngayon, putol-putol lang, pero tignan naman ho natin bukas, baka gumanda naman. Kita kids, mga kaibigan. Bye! Ingat po tayong lahat. Dear Ate Juday,